Hindi mo na alam pala yan. Yan, kakatapos lang po ng speech ni DFS Secretary Alan Peter Cayetano. So, congratulations po dahil po yung mga kababayan natin. Very proud how you represented the President and our country. Kamusta po yung pakiramdam na nagsalita kayo doon? Very humbling experience. Ibang klaseng honor din at lahat ng papuri ay sa Panginoon talaga. So, sa mga kababayan natin, lalo dito sa Amerika, magandang hapon. Sa mga kababayan natin na gising pa, magandang madaling araw sa Pilipinas. And it's a distinct honor to be able to speak for the President and more so for the country. Especially sa time na maraming issues at maraming paninira na ginagawa sa bansa despite yung many successes na nangyayari. Sino po yung mga tao na nandoon, na nakikinig? Sino po yung mga nandoon? Halo-halo po yun. Yung mga kumay natira pa ng mga world leaders, and then yung mga foreign ministers ang karamihan, and then yung permanent representatives sa United Nations ng bawat bansa. So at any point in time, meron talagang isa sa bawat counter, sa bawat desk ng mga bansa, kasi they are taking notes at kinocompile yun. No? And then yung officers ng UN and other international organizations. So tawag nila general debate. Kasi nga, dito lahat ng issues na gusto nyo for the next year na pag-usapan. So, of course, may mga paulit-ulit. Climate change, terrorism, yung sa North Korea. But katulad natin, tinutulak talaga natin yung issue sa migration, mga karapatan ng mga OFWs. So, marami din tayong bansa na kasama na tinutulak yon. Pero wala pa talaga sa level ng mga security issues na tinatakil ng UN. So, kanina may na-address kayo na, thank you, Mr. President. Sino daw po yung Mr. President? Yun yung President ng General Assembly. So, bali, dalawa yung officers. Yung SecGen, elected yon for 5 years, 6 years? For 5 years. Secretary General. Yun si Ban Ki-moon. Yun. Yun yung head ng UN, no? Ng UN Secretariat. Tapos, yung General Assembly, nag-elect sila ng every year na presidente. Anong rotation yon. Anong bansa po yun? Yung Secretary General, kahit anong bansa, tapos pinagbobotohan. So ngayon, yung dating Prime Minister, no, ng Portugal, yung President, paikot yon. So anong bansa. Pero ina-elect din, diba, formally. Yan po. Sabi po ni Kibutz Gasabal, go, 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 Senator Allen. Thank you po. Good job. God bless you more. Sabi po ni Gloria Orawa. Well, ang pakiusap ko, kung nagustuhan niyo yung ating diskusyon, i-share niyo po in your own words yung nangyayari sa ating bansa. Kasi sa tourism man, sa foreign investments, minsan sa ilan sector, like sa BPO o manufacturing, may naninira talaga sa atin. May sumasadya talaga na umalis ng Pilipinas, magsalita sa mga forum. Ang tingin nila, parang confined lang sa human rights yung sinasalita nila. But actually, sinasabotahe din nila yung ating build, yung ating yung risk factors na tinatawag, o political risk factors. So, apektado din ang ating ekonomiya. So, by ito... Sino po yung mga pumupunta pa ng ibang bansa para sa daan ng Pilipinas? Iba-iba, no? But what I'm saying is that meron namang kritiko na kritiko lang talaga. Diba? Na fair game yon sa isang demokrasya, importante. Pero katulad ni Chairman Chito Gascon, no? I saw many of his statements. Foul talaga at hindi totoo. At talagang pinepaint ang Pilipinas sa masamang litrato, no? Kahit sa, as we discussed last night, di ba? Kahit sa Senate hearing, mali-mali ang sinasabi sa legal system natin. So, kapag ka ikaw na sa ibang bansa, napanood mo, para bang napakalupit ng ating administrasyon at para bang walang batas, di ba? So, yung binibenta nila ngayon, yung impunity, di ba, na parang wala nang batas sa Pilipinas. Opo, pero yung sinabi nyo nga, di ba, sa Asia Society Night, ano yun, the courts are functioning. Yes. Paki-explain nga po. Well, tinanong, kasi yung marami sa ating buong mundo ay, siyempre, nakabantay sa tyranny, sa dictatorship, and martial law kasi is associated with not only the military ruling, but sometimes with abuses. So, pinaliwanag ko na yung martial law, nung panahon ni President Marcos at nung 70s,
at sa lumang konstitusyon ay ibang-iba sa martial law ngayon. Yung martial law dati, tanggal ang korte, tanggal ang kongreso, ang military may mga courts, ang military pwede mo i-assign sa lahat ng mga departamento. Diba? Ngayon, kahit may martial law sa Mindanao, functional lahat ng courts, may martial law administrator, pero hindi nire-replace ng military ang Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Finance, diba? So, ibang-iba talaga. At kaya ko nabanggit yung Internal Security Act o kaya yung Patriot Act. Kasi yung ibang bansa, may matitinding batas na rin pagdating sa terrorism. Kaya hindi na nila kailangan mag-martial law. Tayo kasi wala tayo nun. So, pag may nangyari na singlaki ng Marawi, pag hindi ka nag-martial law, baka mag-spiral out of control. Mas maraming nadadamay. As it is, mahigit 200,000 ang na-displace sa Marawi. Imagine kung nag-spread yon sa mga karatig bayan niya. Di ba tinanong din po kayo kung bakit hindi lang Marawi ang martial law? Bakit kailangan buong Mindanao? Yes. Well, you have to assume kasi that not everyone knows the geography and the local situation, di ba? Parang sa atin din, pag sinabing nag-earthquake sa ganitong bansa o kaya may ganitong sakit sa ganitong bansa, kung hindi ka familiar sa bansa na yon, akala mo it's everywhere. So nung pinaliwanag natin na ang Mindanao kasi madaling paglipat-lipat ng bayan at saka yung security situation, naintindihan nila kung bakit kailangan yung buong isla ng Mindanao ang i-declare ng martial law. And isa pa pala, no, sa martial law na nung araw, ang media, ano, censored. Talagang grabe ang censorship. Ibig sabihin, yung state media, eh ngayon, sobrang fake na nga nung news. Nilalabas pa sa legitimate news organizations, eh, di ba? So, walang censorship. At yung mga media, hindi lang nilalagay sa battle zone kasi baka tamaan sila or for their safety. But basically, they're free to interview and they're free to go there, they're free to criticize. Tapos, ibawan na lang po yung National Day of Protest. Pag yung martial law ba noon, posible bang magkaroon na i-declare pa ng National Day of Protest? Nung araw, pagka 3 or more ba? Nung araw, may mga batas na pag marami kayo, na nag-gather kayo, illegal assembly na yon. So kahit hindi kayo nagpro-protesta. So bawal lang pumunta sa kalsada noon? Walang freedom of assembly noon. Pwera pa yung sa pagpro-protest. Siyempre, kung pro-protest ka, eh gusto mo marami kayo, para nga marinig kayo. Eh yung magbubuo pa lang kayo, bawal na. Eh, no? But, lima lang kayo. Iba naman kasi ang mga panahon nun eh. Diba? Iba yung mga ideology nun, iba yung internet nun, wala pang internet nun. Okay. Eh bakit yung mga millennials, sinasabi nilang dotetador, diktador? Hindi naman lahat, I think, at hindi majority. Meron talagang, kasi pag nakita mo yung karumal-dumal na mga krimen, ang gumawa man ay kriminal, o kriminal na may uniforming police, you have to know who to blame. And some blame the government and blame the president. Pero, titignan mo yung record, ang presidente, ganit sa lahat ng abusado. Ayan. Sir, tomorrow, sige, inumo na kayo. Medyo lang po, na-excite lang po. Washington, pupunta po kayo, tama po ba? Hindi naman po sekreto yun, hindi po ba? Hindi po. Ano pong mangyayari doon? A series of meetings. Pagka nagkakaroon naman ng meeting sa Pilipinas or multilaterals, no, nagkakaroon parati ng imbitasyon. So tayo, nang-imbita tayo sa officialis nila bumisita sa Pilipinas. So sila nang-imbita bumisita sa Amerika. And of the three branches, ang pwede mo kausapin, yung executive at saka legislative. Siyempre sa judiciary, talagang naka, unless may kaso at nag-a-argue pa doon. No? So, we're trying to see a couple of high-level officials from the State Department, from other departments who are willing to have an exchange of ideas. And then, both yung supportive at yung mga ilang senador na critical sa Pilipinas, we want to start and maintain a dialogue para open yung lines natin. Ibig niyo sabihin, may makakausap po kayo ng mga senador sa Washington? Huh? Yeah, well, that's the schedule and the plan. No? Ayaw ko lang i-preempt at ilabas out of courtesy dahil tayo naman ang humingi ng appointment sa kanila. But once matuloy yun, we can report and we'll report kung ano na pag-usapan.
Sir, di po ba sa Washington makikipag-usap din kayo sa mga human rights organizations? Tama po ba yung pagkakaintindi? Sa mga think tanks and then invited yung ibang organizations. So wala pa tayong pagtutuos or one-on-one or grupo ng organization solely on that issue. Kasi nga, ang mission natin ngayon are on several issues. No? But we're here to engage. We're here na magpaliwanagan. We're here to bridge. No? Isa na lang po, sino po ba yung in charge ulit sa passport appointments, renewal? Sino yung mga kausap natin na yes, para maihatid po natin sa kanya yung mga reklamo po? Si USEC Joel Montales ang USEC na in charge, and then si ASEC Assistant Secretary Franca ang Assistant Secretary in charge, and then may mga directors siya, no? And again, paulit-ulit po kami nag-apologize. Talaga pong may mga problema. Dalawa po ang pinagdulutan nito, pinanggalingan, no? One is yung increase talaga in demand. Pangalawa na yung dating supplier, winalayong or sinabing corrupted ang data. Kasi kung hindi na natin kailangan kunin ulit ang inyong biometrics at yung data, hindi nyo na kailangan ng personal appearance sa passport. So we're hoping there will be a one-time experience yung data capturing after this through app na or through internet na ang pagre-renew. No? But we're getting some headway, may konting mga reforma na nagagawa, pero malayo pa sa idea. So, maraming salamat po, and sabi po ni Mayor Colita, mabuhay po kayo, Sir Alan. God bless you always. God bless you po. God bless us all. Thank you, Sir Alan.